So parut paste with Worcester sauce. Let's go. We're gonna cook. So guys, first thing we're gonna do, chop the garlic and two mints or yung pinong-pinong hiwa. Tapos isit aside lang natin, lagay natin lagayan. Tapos mag-fill tayo ng ginger. Pagbalatan natin ginger. Slice lang natin at iwan din natin ating sibuyas. Well, it's your choice, white onion or red onion. Then bell pepper tayo guys. Yan. Pangpadagdag lasa at the same time kulay. More colorful, it's nice presentation. So, balatin ng carrots. Iwan lang natin guys ng julienne or haba ng ating carrots. So, ganyan lang maghiwa guys. Mabilis at kailangan dyan matalas ng rotilyo. Tapos yung onion natin as fast as possible guys, parehong hiwa para magandang crunchy. Tapos linisan na natin yung ating parrot paste or anong tawag nito sa Tagalog, is it mulmul or yeah, so parrot paste. Hindi lang tayo makikita ng ganito dito sa Canada guys. Pinrub ko na para mapagluto tayo. Yan, tanggalan natin ang kalistis. Linisan na natin. Linisan na natin para hindi matagal. So, ganyan lang guys. At naman siguro tayo, alam natin paano magkalistis. Ang ginamit ko dito guys ay tinidor. Iwan na natin ang paslan, tapos kabila pa sa paslan din para may magandang presentation. At the same time, yung ating panimpla ay papasok sa loob. Ganyan lang guys, kadali. Kabilang side naman, ganyan din ang gagawin natin. Iwan lang ang paslan. So, kailangan na matalas ang rotilyo. Yan na yun guys, ang ating ready to cook na presentation natin. So, season natin muna yung ating parrot paste kabilaan. So, konti pa lang yan guys. Season natin. So, ganyan lang kadali. So, gawin natin. Well, ang ginamit ko dito is Himalaya. Well, kung depende anong mayroon kayo sa kusina guys. So, yan. Coat lang natin ng flour para hindi tumalsik. So, tips yan guys para hindi tumalsik pag preto natin. So, the important thing is that you fried this coat flour. Now, mainit ng mantika. So, around 350 Fahrenheit ang temperature. So, dandaan paglubog. Be careful para hindi kayo matalamsikan. So, luto tayo natin 5 minutes each side. Kasi mamaya, ibalik pa natin yan kung magawa natin ang sauce. So, balik na rin na lang natin. Huwag tayo para mabilis. So, kabilang side naman, another 5 minutes guys. So, yan na. Luto na. Hindi pa talaga totally luto. Siguro mga 80% na ano. So, yan na guys. Sunod natin gagawin ay gagawa tayo ng sauce. Tignan natin yung ginger. Ito lang natin. Ang ganyan lalagas yung aroma niya. Mag light brown. Tapos yung sibuyas. Or onion. At the same time, susuti o igigisa lang natin. And garlic. Talagang very flavorful, aromatic itong ating gawin na parrot paste recipe. So, carrots guys, bell pepper. Yan. Sama-samahin na natin, igigisa. Ganyan lang kadali, suti-suti. Tapos, ating paragay tayo ng cooking wine guys. Kahit 2 tablespoon lang, paragdag lasa. Tapos, ang patanggal na rin lang sa guys. So, mag-add tayo ng tubig o water.
1 1/2 cup, and ating oyster sauce, 2 tablespoon of oyster sauce. Haluhaluin lang natin hanggang kumulo. Then maglagay tayo ng patis of fish sauce, 2 tablespoon of fish sauce. Tapos ipasimmer lang natin. Tapos maglagay tayo ng konting salt. So depende na sa inyo kung tama na yung lasa. Konting ground black pepper. And lagay tayo ng slurry, o kaya yung cornstarch na mixture sa water. So huwag masyado malapot para hindi magiging paste. Yung patamtaman lang guys. Lagay na natin yung ating sliced green onions. So ganyan lang kadali guys magawa ng sauce. At yan, ready na yan. Ilalagay na natin sa ating fried carrot paste. Lagay natin sa taas. Yan, magandang presentation guys pag kunting handaan lang. Yan, tingnan nyo. Very colorful, at the same time a lot of flavors, aroma. So, yan. At sana nakapagbigay ko ng idea sa inyo guys. Yan, ready to serve na yan. At maraming salamat sa pagpanood, and thank you so much. Please don't forget to subscribe and press the notification bell, laging all, para lagi kong updated sa bawat kong upload. So thank you for watching. God bless you all. Bye.